So if a Bongbong Marcos wins, you can see yourself working with that administration. With him. Armel Dolot, political officer. Bakit kailangan po ninyong bumalik sa Senado? Marami kayong tumatakbo sa Senado ngayon. Bakit kayo ang kailangang iboto? Paano ako eh, mabuting ama? Di ba? Mabuting lolo. You cannot give what you do not have. Alam mo, tumayo ako sa entablado, sabihin kong magkaisa tayo eh. Paglingon mo eh, nagkakagulo dun sa sarili mong bakuran, di ba? Hi everybody and welcome again to my YouTube channel, Rated Corina, kung saan alam nyo naman marami tayong natututunan tungkol sa iba't ibang mga life hacks, kung ano-anong mga ginagawa ko, mga biyahe, sa pamilya, Pepe and Pilar, pagluluto, lahat. Dito ninyo makikita maliban syempre sa ating weekly Rated Corina. Pero ang hindi ninyo napapanood sa ating programa sa telebisyon, mapapanood ninyo dito sa aking YouTube. Halimbawa, sa ating upuan ng katotohanan, sa ating panayam, sa susunod nating ipapakita sa inyong manliligaw ng ating boto sa darating na halalan, si Senador at dating Secretary Gringo Honnasan. Alam po ninyo, noong aming panahon ko, 1980s. Kilala talaga po si Gringo bilang tagapagpatalsik ng mga diktadurya. Pero hindi rin malaman kung paanong nangyari na mismong iba pang mga administrasyon ang pinamunuan ni Gringo para patalsikin. Tapos, siya'y pinatawad. Tapos, siya'y minahal ng bayan. Iconic figure in history. Pero sino ba talaga si Gringo Honnasan bilang ama, kapatid, tatay, lolo, at siyempre, ano nga ba talaga ang kanyang talent? Sinugod namin si Gringo Honnasan sa kanyang tahanan at ito ang mga behind the scenes at iba pang bahagi ng ating panayam na hindi ninyo napanood sa Rated Corina on television. Only here on Rated Corina YouTube. Watch and enjoy. Bahala na kayo at mag-isip ng mabuti. And Senator Gringo Honnasan is in the house. Mga lupon ng mga huradong mga mamamahayag na maraming gustong itanong pero wala sila dito. Ngayon, Corina, yes. Pwede ba sumingit? Sige po. Okay. From you, I'm not saying this for benefit, no? Maniniwala ako na may hugot yung tanong, no? Pero ang uso kasi ngayon, every issue, we have a surplus of experts. Totoo yan. Di ba tayo mga Pilipino? Ang sama ng panlasa natin doon sa nagmamalinis, nagmamarunong, nagmamagaling, na hindi naman. O so, sino tayo para husgahan yung buhay, pribadong buhay, at yung nasa publikong buhay ng bawat isa? Mm-hmm. So, doon tayo na po-focus, imbis na magtulungan, para harapin yung mga totoong problema. Mm-hmm. Diba? Gutom, yung nagkakasakit, mabigat yan. Correct. No. Correct. So, thoughts ko lang. So, kung manggagaling po sa nakaraan, syempre, dahil kayo po'y a very prominent historical figure in our generation. Kami pong mga mamamahayag, lahat po ng mga nagtanong dito ay mga EDSA, mga mamamahayag na nung panahon ng EDSA. Mm-hmm. Mula naman kay Nadja Trinidad na pinuno ng ANC, meron na bang naging pagbabago mula nung ipinaglaban ninyo ang kasarinlan mula sa diktadurya noong 1986? Or tayo po ba'y nagchachacha at pabalik at paurong at pasulong, paurong ulit? Kahit pa paano may improvement. Pero wala naman nagsabing magiging madali ito. This is work in progress. Hindi pwedeng tapusin ito overnight, di ba? Tanggalan mo na ng kung anong bagay. Yung mga kababayan natin, huwag mo lang tanggalan ng pag-asa. At yung pag-asa natin ay yung susunod na henerasyon, no? Our children are much better than us. So, naniniwala po kayo na mas maayos naman tayo ngayon kaysa dati? Hindi ko sinasabing perfect. Pwedeng naging mas mabilis.
Kaya sinasabi ko na baka naman lost opportunities. May narinig kong nagsabi, Corina, no? In a way, Filipinos, we never miss an opportunity to miss an opportunity. Huwag tayo maubusan ng pasensya. Ano po ang inyong opinyon tungkol sa kasalukuyang estado ng mga sundalo? Mabuti tinanong mo yan. Dahil nilabang ko yan ng debate sa mga matitindi na nagtanong. Sa awa ng Diyos, na-increase twice. Yung impact ko rin kung magbabalik tanaw tayo, yun din ang dahil, isa sa mga dahilan kung bakit isinilang yung reform movement, no? Ang trato kasi sa sundalo, parang alam mo yung parang aso, pag tumbaho lang konti dahil naiinitan, parang nagutom, iitsan mo konting pira-pirasong buto, no? Samantalang sila ang hadlang sa mga lumalabag sa batas at yung kaayusan ng lipunan natin. Okay, so, bakit ganun ang trato? Diba, sundalo ka lang, parang security guard ka lang. So, kaya nagagamit naman for partisan politics. Hindi ganun ang job description. Kaya nung 86, sabi namin, tama na yan. Diba? Reform. Mula kay Bobby Requintina na desk officer ng Manila Bulletin, ano ang inyong pinakamahalagang natutunan ngayong pandemya? Crisis management. Walang eksperto rito. Itong COVID, sinosolve pala natin yung isa, may bagong strain na naman, no? Unless maipakita mo sa akin yung birth certificate mo na pinanganakan ng Black Plague o nung Spanish Flu. So this is crisis management at individual, family, community, domestic, and global level. So ang susi talaga dito, magtulungan tayo. Wala ditong eksperto. Crisis management ito. Armel Dolot, political officer. Bakit kailangan po ninyong bumalik sa Senado? Para ipagpatuloy yung iniwan ko noong July 2019. Meron akong karagdagan ngayon na kasangkapan. May 2.5 years ako sa Department of Information and Communications Technology, which is basically, yun ang utos ng Pangulo. Connect government to other governments, domestic and global. Connect government to business para may trabaho, may hanap buhay. Connect government to the citizens and everybody to each other. And do this faster, cheaper, if not free, kaya may free wifi, and in a more secure manner. Para naman yung pribadong communication ninyo, huwag naman panghimasukan. So yun ang sinusunod namin. At nag-improve tayo. Una na kita ko rin. 800% ang improvement. Wala tayo sa kulelat, wala pa tayo dun sa itaas, pero may improvement. Hindi dahil sa akin, dahil sa professional core of ICT professionals, no? Na nasa DICT. Talagang natutunan ko yun. Paano ko ba natin mapapalakas ang internet sa buong Pilipinas? Budget, di ba? Kailangan mag-desisyon yung gobyerno na, siyempre, tulay, kalsada. Gusto mo, yung mga kabayan, gusto na nahawakan. Iangkas natin doon yung digital connectivity, ICT connectivity. Ang hinahabol namin ngayon is i-connect sa gobyerno yung pinakamalayo, pinakamahirap, at pinakamaliit. Parang release ng trend, Corina, no? Walang trend na kumikita by itself. It's the economic activity on both sides of the tracks. I-connect mo yung pinakamalayo, doon yung munisipyo, doon yung factory, doon yung subdivision. So, yun ang seryosong pagpaplano ng development. So, connectivity, digital. Galing po kay Cheryl Cosim, isang news anchor ng TV5. Sabi niya, what will it take for you to land top 12? God and the electorate. Umaharap ako sa kanila ngayon para desisyon na nila kung ako ay karapat-dapat pang bumalik at may maitutulong pa ako sa ating bansa, lalo na sa kinabukasan ng ating mga anak. So if a Bongbong Marcos wins, you can see yourself working with that administration? Within, yung tamang gagawin, yung pagpapatuloy ng magandang ginawa ng mga nakaraang administrasyon. I would support that. Yung medyo kulang pa sa improvement, hikayatin ko rin. Pero ang pinaka-importante rito, pinag-usapan natin kanina, our problems are economic in nature. Galing din to sa mga nakakausap ko, no? Plus the COVID issue, we're not out of the woods yet. But the first step should be political. The first steps. Yung unang hakbang is, medyo kalimutan natin yung color coding, yung nakaraan. Ditingnan natin kung anong gagawin nung
susunod na Pangulo. Mula pa rin kay Armel na political officer, ano po ang inyong pinaka na-accomplish bilang Department of Information and Communications Technology Secretary? We are moving towards effective connectivity. Given the, pero lagi natin sinasabi, private-public partnership, nahihikayat na natin ngayon. By the way, akala natin tatlo lang yung telco, no? Yung malalaki, huwag natin pangitin yung pangalan, baka kalain sponsor natin sila. Oo, okay, apat na po yan. Tatlong malalaki at yung iba nagsasama-sama na. So, naiko-connect na natin sila para pagtulungan. No? Pagtulungan, yung connectivity para, let's say, patayo ka ng tower. 15 million ang isang tower. Kanino mo sisingilin yan? Ito pa, one telco, one tower. Sabi namin, magsama-sama kayo. Bahala na kayo magsingilan, pero wag niyong singilin yung subscriber. Kawawa naman. Do you consider yourself opposition? No. Political parties in this country do not exist. That's just my opinion. Paramihan lang ito ng kaibigan at kamag-anak. And I am living proof of that. I'm in the administration. I'm duty-bound to support the standard bearer. Inampun ako dahil alam naman ko rin, hindi naman ako nang-aaway. No? So, hindi kayo naniniwala na mayroong mga political parties? That is something we should strengthen. The political party system that will be driven by platforms. Hindi yung sino ang nandiyan sa partido, ano sinasabi niya. In fact, somebody told us na pag tinanong mo yung mga kabayan natin at kandidato ka, di ba, pipresenta mo yung sarili, ang nasa utak nila at nasa puso na tanong is, ano ka ba sa buhay ko? Wala akong trabaho, jeepney driver ako. Kaya may isip ko, namamali mo sa bawat traffic light, no? So ano ka sa buhay ko? Paano mo ako matutulungan? Mula kay Wilson Lee Flores ng Philippine Star, ano po ang inyong top 3 priorities kung kayo po ay mananalo? Digital transformation, anti-corruption, bill. Wala tayong panahon para makipag-away sa isa't isa. Ang daming gagawin, ang daming pagtutulungan. Marami kayong tumatakbo sa Senado ngayon. Bakit kayo ang kailangang iboto? Paano ako ay mabuting ama? Di ba? Mabuting lolo. You cannot give what you do not have. Alam mo, tumayo ako sa entablado, sabihin kong magkaisa tayo eh. Paglingon mo eh, nagkakagulo doon sa sarili mong bakuran, di ba? Proud lolo na si Secretary Gringo sa kanyang talented na mga apo. Dito na lang daw niya ilalabas ang kanyang talent. Hindi na niya napigilan ang sumabay na rin sa tugtugan at sayawan. Yono, ang magaling at makisig na senador, nag-enjoy sa bonding nila ng kanyang mga talented apos. So, what did you think of Senator Gringo Greg Honasan? Eto na po, syempre, yan ang pagkakataon nating lahat para kilatisin ang mabuti't kilalanin bilang tao at bilang politiko ang ating mga manliligaw ng ating boto para sa May 2022. Malapit na yan. Kaya kailangan mag-isip ng mabuti. Magtatagal po sa upuan ang mga yan. Upuan doon po sa Senado. Ano po? Kaya parati ninyong aabangan ang ating susunod na upuan ng katotohanan mula dito pa rin sa ating YouTube channel sa Rated Corina. Mag-isip ng tama at bumoto ng tama. Okay? So, click on that notification button so that you get notified of the next episode on Rated Corina YouTube. Like and subscribe! Until the next episode, guys! Thank you for watching! Bye! The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Ako yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K
K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.